ba ang falsification of public documents? Ayan. Yung falsification, kasi palagi din na narinig, falsification, nag-falsify ka, falsipikado ang dokumento mo. Hmm. Ano ba yung tinatawag na falsification? Kasi may tinatawag na falsification of a public document, may tinatawag din falsification of a private document. So yung tanong ngayon, ano ba yung tinatawag na falsification of a public document? Public document. Ang focus ng batas about falsification of the public document is the violation of the faith and truthfulness to the public. It means it is ang punishment nag-focus sa destruction of truthfulness. Ibig sabihin, ang nag-focus sa pagsisinungaling. Regardless may damage o walang damage yung dokumento na yan, regardless may naloko ba o walang naloko, ang pinag-usapan dito, ang violation ng katotohanan. Yun ang nag-focus ang punishment sa batas. That's why, when you say falsification of a public document, regardless kung may naepektuhan man, regardless kung may na-damage man, ang issue dyan is the violation of the law, violation of the truthfulness, violation of the faith to the public. Yun ang pinag-usapan when you talk about falsification of a public document. Eh, para mas lalong maintindihan ng ating mga kababayan, Ms. Lalan, Kuya Mark, ano ba yung mga halimbawa, Kuya Mark? For example, mga dokumento pagdating public sa mga hearing. Dito sa Senado na lang, para mas makarelate yung mga ating mga kababayan. Yung sa Senado, may mga sinungaling dyan ng mga witnesses. Oh. Yung mga affidavit. Oh. Affidavit, hindi naman yan private document. So public. Ano? Public document. Kasi ang private document, love letter. Sinulatan ni Jade ang kanyang girlfriend. Private. Isang po lang yan, ha? Private document. Happy birthday, my love. Private document. Ayan. But when you say about public document, notaryado yan. Gumagawa ka ng affidavit, judicial affidavit, yung question and answer question or a simple statement, tapos naka-notarize. If it is notarized, it is considered as a public document. Another kind of public document, yung mga birth certificate. Falsipikado ang birth certificate mo. Ang yung ID mo na government-issued ID, like yung SSS ID mo, pag-ibig ID, driver's license, falsipikado. Yan. That is falsification of a public document. Kasi that is an official document. Official document is a public document. Yung mga document na notaryado ng isang notary public is considered a public document. Yun ang mga example ng na falsify mo ang isang public document. Affidavit. Sinadmit mo sa Senado ang affidavit, nagsisinungaling ka. Ayun. So in that case, nagsisinungaling ka, that is already, hindi lang yan falsification. That is perjury. Mas mataas pa ang penalty. Yun. Kasi under oath kasi yan eh. Nag-under oath ka sa isang competent officer like a notary public, tapos nagsisinungaling ka sa pinagsasabi mo doon. So that is perjury. Pag perjury, mas mahaba-haba ang penalty, 6 years, 1 day to 12 years, plus 1 million peso fine. Wow. So yun ang mga din. Kung if you're a government official or you want to enter politics, bawal ka na pumasok, either elected government official or appointed government official, you will be disqualified kung ma-convict ka ng perjury.